Di ba? And so, ano ba yung ating attitude sa paggawa? Lalo na, di ba, karamihan ng mga tao will, kailangan nating gumawa sapagkat kailangan nating kumita. At may kasabihan sa mundo, di ba, that money talks. Sabi pa nga nung iba, yan, money makes the world go around. Di ba, may ganun kasabihan. Ibig sabihin, napakalakas ng impluensya ng salapi sa atin, whether we like it or not. Pero ano ba yung ating attitude? Bakit natin gustong magkaroon ng salapi? Bakit tayo nagtatrabaho? Yun ba'y para kumita? Or meron pa bang ibang dahilan? Masama ba yun pag yun ang ating motive? In fact, hindi ba reminder ng Panginoon in Deuteronomy chapter 8 na huwag tayong makalimot. Sakaling pagpalain tayo ng Panginoon, sakaling dumating tayo sa stage na sumasagana na tayo sa napaka-natural tendency ng tao. In it, how do you balance that? Pagdating sa Ecclesiastes chapter 2, may paalala rin sa atin na maganda daw sa tao kapag tayo ay nagkakaroon ng kasiyahan. Sapagkat sinimulan niya dun sa Ecclesiastes chapter 2, sabi sa verse 22, "For what hath man of all his labor and of the vexation of his heart wherein he hath labored under the sun?" Ano nga ba daw ang pakinabang sa lahat ng pinagpapagala ng tao? Para ba sa karamihan, sayang? Walang kabuluhan? Sabi sa 23, "For all his days are sorrows and his travail grief. Yea, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity." Merong isang klase ng pamumuhay na pwedeng mawala ng saysay. At kapag dun lang umiikot ang ating buhay as if wala nang katapusan, wala nang contentment, wala nang purpose, kailangan na lang nating gawin. Di ba? At lalo ko nare-realize, especially kapag dumarating yung mga panahong ganito na naging mas kaunti yung trainers sa aking tinuturuan, talagang mag-offer yung CEO palagi ng mga rewards or prices para dumami lang. And usually ang kanyang ino-offer would be from 8 p.m. to 12 midnight. Kaso hindi ako pwede ng ganun. Sinubukan ko yon pero para na akong lutang. At siguro talagang hindi binibigay ng Panginoon sa akin yung ganun. So I had to learn to be content and ask the Lord, "Lord, hanggang saan ba talaga?" Diba? Kasi sa mga kabataan, normal yan, diba? If you have the strength, go for it. Talaga namang walang problema eh. Pero later on, malalaman mo rin, may limitasyon eh. No? Pero pansinin niyo yung susunod doon. Parang biglang nag-change eh. No? Sa verse 24, "There is nothing better for a man than that he should eat and drink and that he should make his soul enjoy good in his labor. This also I saw that it was from the hand of God." Pwede pala yun, ano? That dahil galing sa Diyos, pinagkaloob niya na ma-enjoy natin yung fruits of our labor. Galing din sa Panginoon yun. In fact, inulit pa yan eh. Pagdating sa chapter 3, just to confirm yung thought sa verse 13. "And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God." Yun yung magandang pagtanaw na sa lahat ng ginagawa natin, galing sa Diyos. At ibinigay niya yan para ma-enjoy natin. Again, for His glory. Ito yung kaibahan dun sa isang mayaman na sinabi ng Panginoon na hangal na eat, drink, and be merry. Pero wala sa kanya ang Diyos. Di ba? So, how do we balance that when we give all our efforts? Paano nating malalaman na talagang may kabuluhan yon at hindi nawawala ng saysay? Now, sa gabing ito, pag-aaralan po natin ang pagtitiwala sa Diyos sa ating mga paggawa, trusting God in our labors. At sana'y gamitin ng Panginoon ito to remind us na hindi sayang yung ating ginagawa, lalo na kung ito ay para sa Kanya. Let us pray. Father, maraming salamat po for a time na pinagkaloob niyo muli para kami po ay tipunin bilang inyong mga anak. Salamat for the wonderful time of prayer sapagkat alam namin, Panginoon, na
higit sa ano pamang bagay, Panginoon, ito po ang aming kailangan sapagkat kami po ay patuloy na sa inyo umaasa at sa inyo kami patuloy, Panginoon, na kailangan humingi. Kayo ang napakabuting Diyos, bagamat alam nyo na ang lahat ng bagay, and yet kayo din po ang nag-uto sa amin na sabihin namin sa inyo sapagkat ito po ay pagpapakita ng aming pag-asa sa inyo. And so be pleased to answer the prayers of your people. Salamat sa pag-iingat nyo po sa bawat isa sa mga panahon kagaya nito. And help us, O Lord, to see na ang aming buhay ay may direksyon at may kabuluhan dahil sa inyo at hindi nawawala ng saysay kung ito nga po ay para sa inyo. Inabili po namin ang maikling pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Now, naging curious kasi ako, and so I tried to look in the Bible. Yung unang pagkakataong ginamit yung salitang labor, yung pagpapagal. Sa Genesis 31:42, at dito natin pasisimulan ito. Actually, introduction yung kanina. So, Genesis 31:42, ito ang binabanggit. And hindi rin po nagkataon na ito ang unang pagkabanggit ng salitang pagpapagal. At yung character na ito ay siya rin ang isang magandang halimbawa ng talagang nagpagal kanyang buong buhay. Sabi niya, "Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had been with me," naisip niyo na siguro kung sino ito, "surely thou had sent me away now empty. God had seen mine affliction and the labor of my hands and rebuked thee yesternight." Wala palang, alam natin talaga ito eh, na walang nakatago sa Diyos. Pero kahit yung simpleng bagay na ginagawa natin, di ba? O malaking bagay man yan, nahihirapan man tayo dyan. Pero nakikita ng Diyos lahat yun at hindi nakakalimot ng Panginoon. And so, where ang nagsalita nito, alam niyo na, is Jacob himself. At si Jacob, sabi ko nga, isang magandang halimbawa ng isang taong ibinuhos na yung kanyang lakas. Maraming taon ng kanyang buhay ay ginamit niya sa pagpapagal. Kung matatanda nyo, 14 na taon nagtrabaho siya para lang sa kanyang mapapangasawang si Rachel. Kasi 7 taon originally eh. E niloko siya ng kanyang uncle tsaka naging father-in-law na rin. Naging 14 years. At sa marami, naisip ko nga sa mga kalalakihan, madaling sumuko. Di ba? Lalo na nga sa kabataan ngayon, napaka-kailangan madalian. Yung bang isang taon nga lang, pagka walang sagot, wala na eh, no? 14 years. Ganun niya kamahal itong si Rachel. Now, doon natin makikita, hindi siya takot na magtrabaho. And he gave his all. In fact, sa kanyang testimony, pagdating sa chapter 13 ng Genesis, habang pinapaalala niya kung paano siya nagbuhos ng kanyang lakas. Sabi sa verse 29, ito kasi yung panahon na gusto na ni Jacob na umalis sa kanyang sapudan ng kanyang father-in-law. Gusto niya niyang magsarili. Okay? And so, ang sabi niya, sa verse 28, "Appoint me thy wages and I will give it. Name the price." Kasi lumaki na yung kanyang negosyo eh, no? And you know what? Ang testimony ni Jacob, sabi niya, "And he said unto him, thou knowest how I have served thee and how thy cattle was with me, for it was little which thou hadst before I came, and it is now increased unto a multitude, and the Lord hath blessed thee since my coming. And now, when shall I provide for mine own house also?" Wow! Naalala ko dito agad si Joseph. Very, very similar ang nangyari. Bakit? Alam natin sa story ni Joseph, anuman yung kanyang hawakan, kahit siya ay alipin, pero pinagpapala ng Panginoon. And so, his master prospered. Ganito yung nangyari kay Jacob. Sabi niya, simula nung dumating siya doon, and interestingly enough, yung ginamit na term since my coming
literally at my foot, sa aking paanan. Simulang pagdating ko dyan, naging maunlad na ang iyong kabuhayan. Kinami talaga siya. And so, napakagandang ma-realize ito, lalo na ng mga kabataan at an early age, na kapag pinaghusay pala yung gawain, pwedeng maraming mapagpala. Hindi ba? So, magandang huwag makontentong pwede na yan. Ibigay mo na yung best, sapagkat ibinibigay ng Diyos yung talent eh. Yun din naman sabi sa Ecclesiastes, anumang matagpuan ng iyong kamay, gawin mo ng buong husay, di ba? Lahat ng lakas mo. Ibig sabihin, the point is, binigyan tayo ng Diyos. At kapag nasanay tayo with that kind of standard na kailangan maayos, maganda, hindi pwedeng-pwede na, yun din ang imi-meet natin all through our lives. At masarap yun. Ang problema, pag dun tayo nasanay na karamihan siguro, ganun, pwede na yan. And so, wala ka masyadong itatry na i-reach. Natatanda ko ang isang preacher, sabi niya, na nung bago siyang mangangaral, eh, kumag-aral siya, umabot ng 8 hours, 10 hours, at nung tinanong bakit. Eh, kasi sabi niya, alam niya, napakahalaga to. At sabi niya, kahit na ako ay magkaedad na, kahit dumami ng alam ko, gusto kong may mataas na standard para sa Panginoon. Nakakalungkot, hindi pwedeng basta-basta eh, no? Kung iyon maitatranslate sa lahat na ginagawa natin na para sa Panginoon, then God is able to bless us. Nakakatawa yun, sapagkat alam nyo sa kasaysayan, hindi ba? Gaano karaming Kristiyano ang naging pagpapala sapagkat ginamit sila ng Panginoon sa iba't ibang larangan. Diba? How would the world have been kung walang mga Christians? Naisip niyo ba yun? Diba? Sa iba't ibang dako, maraming ginamit ang Panginoon ng mga Kristiyano. Bagamat may mga unbelievers na talented, pero alam natin iba ang motivation ng isang Christian at iba kapag ang Diyos na nagpala. See? So point is, maganda na at that very point, hanggang sa buong panahon na siya'y nagtrabaho, pinagpala ng Panginoon. Okay? Now, that's why, alam natin yung sabi sa 1 Timothy 5:8. Marahil may kaugnayan yun na kung sino mang, speaking of to Christians, na hindi magpo-provide sa kanyang sariling sambahayan ay parang worse than unbeliever. Higit pa, no? Ibig sabihin, yun ang patunay natin na kilala natin ang Diyos. In everything that we do, we want to honor God. Di ba? Minsan may mga challenges, minsan mahirap, para bang gusto mo nang sumuko, pero kung alam mong, Lord, this is what you want, I'll do it with your grace. Di ba? Sa lakas at biyaya ng Panginoon. Pwede nating magawa yon. Pero kapag hindi tayo sure na ito ang gusto ng Panginoon, hindi na natin maibibigay ang lahat. Di ba? So, kaya nga mahalaga eh. Inaalam natin, bawat gagawin natin, Lord, ito ba talaga ang nais ninyo sa mga nag-aaral, sa college, di ba? As you pray, ito ba talaga, Panginoon, yung nais ninyo sa akin? Of course. Di ba? Pag magtatrabaho na, Lord, ito ba talaga yung nais nyo? Any venture, it must be offered to God. Now, sa ganitong tagpo, nakikipag-deal, nakikipag-bargain itong si Laban. Ayaw niyang mawala. Imagine, what great a blessing that kind of Christian is na masipag, makadiyos, tapat, sa kapahanap ng ganun. Di ba? Kahit sinong employer siguro, hindi gustong i-release yung ganung Kristiyano kasi nagiging malaking pagpapala. And so that was the case with Laban sa panahon ito. Okay? Habang pinapaalala ni Jacob kung gaano karaming taon na naglingkod siya, so, eto na naman ang offer. Eh, wala pang sagot doon sa unang offer. Name your price. Sinundan na naman niya sa verse number 31. And he said, what shall I give thee? Ikaw na magsabi. And Jacob said, thou shalt not give me anything. If thou wilt do this thing for me, I will again feed and keep thy flock. Saan ka nakarinig ng ganong agreement? Ayoko ng sweldo. But Jacob was thinking of something else. At ang sabi niya, ganito lang. Ito lang kondisyon niya.
Aalagaan ko ulit ang iyong kawan sa ganitong kondisyon. I will pass through all thy flock today, removing from thence all the speckled and spot cattle and all the brown cattle among the sheep and the spotted and speckled among the goats, and of such shall be my hire. Alam natin na mas marami ang puti na tupa. Di ba? Bihira ka makakita ng tupa siguro na hindi puti. Kaya nga, na, abang tinitingnan ko to sa Isaiah, there's a verse, na, Psalm 147:16, yung the snow ikinumpara sa wool. Yung balahibo ng tupa. Di ba? Inaahit yun. Di ba? Puti eh. Di ba? Ganun din ang description sa Isaiah na yung kasalanan natin na pula, pwedeng maging puti, just like wool. Yun ang larawan eh. Kaya bihira yung tupa na iba ang kulay, may batik-batik, o stripes. Habang tinitingnan ko, mas common pa siguro sa mga goats sa panahon natin. Pero even then, hindi ganun common. So kaya hindi kayo magtataka nung sinabi niya, "So shall my righteousness answer for me in time to come, when it shall come for my hire before thy face. Everyone that is not speckled and spotted among the goats and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me." Siya na mismo nagbigay ng boundary. Naging mahigpit siya. Pag may nakita kang kahit isa na hindi may kulay. Kasi yun lang ang kanyang hinahanap eh. Mahirap makahanap nun eh. Ninako ko yan. Kaya hindi kayo magtataka nung sinabi ni Laban, nung narinig niya yung sabi sa 34, "And Laban said, Behold, I would, it might be according to thy word." Masayang-masaya siya. Panalo to. Saan ka pa naman makakahanap ng ganun? Di mo na pasusweldohin. Masipag pa. Tapos, kung ano lang yung lumabas, na paminsan-minsan lang sigurong lalabas, na may spot o may kulay. Eh, sige na. Go. Naglingkod ka na sa akin ng matagal, napatunayan ko na. Eh, di lalong lalaki business ko. Wala kayong matatagpo ang gano'n. But you know what? In all of this, kilala natin si Jacob originally na hindi kagandaan ng ugali, di ba? In fact, his very name, hindi maganda eh. Supplanter eh. Di ba? Nakikipag-agawan siya, nang daraya siya, pero itinapat siya ng Diyos sa isang tao na mandaraya rin, higit pa sa kanya. Why? Just to show him. And God has been teaching Jacob at this time, sapagkat yung kanyang terms na ginamit dito is an act of faith. Ito ay bunsod ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Ba't ka naman gagawa ng ganong terms? Una, kung hindi mo alam kung ano mangyayari. Napaka-unknown, napaka-uncertain. Pero sigurado may ipinahayag sa kanya ang Panginoon. In fact, kapag binalikan natin ang isa sa mga paborito kong talata pagdating dito sa sinabi ng Panginoon kay Jacob, Genesis chapter 18. Nung nagsisimula pa lamang siya, or 28, I'm sorry, Genesis 28. Anong sabi dyan sa verse number 15? Nagpakilala sa kanya ang Diyos. Tandaan niyo, ito yung panahong tumatakas pa lang siya sa kanyang kapatid na si Esau. At habang nag-iisa siya, nagpahayag ang Panginoon. Sabi sa verse 13 muna, "And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. And in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed." Marahil naririnig nyo na to sa kanyang lolo. Di ba kay Abraham unang sinabi ng Panginoon? At sinasabi ni Abraham ito kay Isaac. Kailangan ding magpayag ng Diyos kay Isaac. Pero ngayon, inulit ng Panginoon personal ang kanyang pakikipagtagpo. Sa atin din, kailangan personal, di ba?
ang pakikipagtagpo ng Panginoon. And then notice ang sabi sa 15, and behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. Pag na-realize niyo yung mga salitang yun, hindi ba tatalo ng puso niyo? Bakit? Ang Diyos mismo na nga ako, sasamahan kita. Hindi ka na mag-iisa. At sabi ng Panginoon, kahit saan, kasama mo ako at hindi kita iiwanan hanggat hindi natatapos ang aking plano sa iyo. May pagkakataon bang iiwanan tayo ng Diyos? Wala. That was the time nagtiwala si Jacob and he began to surrender to God. Nag-commit siya sa Panginoon. You know what? Napakasarap. Makilala ang Diyos sa isang personal na paraan. Yung nababasa mo lang sa Bible, mararanasan mong tinutupad niya. Yung kanyang mga salita, nagiging totoong para sa iyo. There's nothing like God meeting us. Yung katagpuin ka ng Panginoon. And so that became the beginning for Jacob. At marahil natatandaan niya to. Di ko pababayaan ng Diyos. Kahit na itong quote-unquote employer ko. Parang ganun eh, di ba? Kasi bagamat uncle niya at ngayon father-in-law niya, pero employer din eh. Bagamat niloloko ko, pero ang Diyos ang kasama ko. But sometimes we feel that way. You work hard, you give your effort, pero parang hindi naman bumabalik yung ibinibigay mo. Di ba ang Diyos ang pwedeng magbalik? Ilang ulit pa, higit pa sa iniisip natin. It might not even be dun sa form na gusto natin, pero kung isipin lang natin ang daming paraan na ginagamit ng Panginoon, higit pa. Diba? Kaya ng Panginoon eh. Kaya yung mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga binibigay yung kanilang lahat, walang nalulugi sa Diyos eh. Di ba? Palagi tayo on a win-win situation with God. Now, okay, set ang deal. Sino ba naman hindi magiging masaya? Sabi nga ni Laban, matupad niyang sinasabi mo. Ganun eh, excited siya eh. Okay? So, eto ang kanyang sinabi ngayon. Sige, para matupad ito, sabi sa Genesis 30 tayo eh. Diba? Notice, ang pagkabanggit dyan. Sinimulan agad nila, sabi sa 35. And he removed that day the he-goats that were ring-straight and spotted. So may mga batik-batik, merong mga linya dyan, and all the she-goats that were speckled and spotted, and everyone that had some white in it, and all the brown among the sheep, and gave them into the hand of his sons. Walang natira na kahit anong may batik o kulay sa paaalagaan kay Jacob. Which means, kung nag, di ba, dito nyo ngayon makikita, di ba, kung pinag-aaralan sa science, yung katangian ng magulang, somehow, di ba, na ipapasa sa anak, saan kakukuha ng may kulay kung lahat yan puro puti? Eh. Parang napakaliit ng kung pag-uusapan chance, napakaliit. Sinigurado talaga ni Layman, napakatuso, para wala man lang paraan na magkaroon itong si Jacob. Parang sa tingin niya, luging-lugi ka dito. Ako panalo, no? Pero hindi niya alam ang Diyos ang kasama nitong si Jacob, eh. And notice, sabi sa 36, and he set 3 days' journey betwixt himself and Jacob. And Jacob fed the rest of Laban's flocks. Nung una ko itong pinag-iisipan, bakit 3 days' journey? Doon sa margin ng aking Bible, nakalagay 60 miles. Pero sabi ng ilang commentators, it's around 30 to 40 miles. At tandaan nyo, pinag-uusapan dito, 3 days' journey ng mga sheep. Ibig sabihin, yung pastol,
kung gaano niya katagal ibabiyahe ang ship, 3 araw. Ang layo. Hindi tao yan, hindi mabilis ang paglalakad niya. See? Now, nung una ko itong iniisip, sabi ko, bakit kaya kailangan may ganung pagitan? And so, habang nag-iisip ako, siguro, para ipakita ni Laban, nagtitiwala ako sa'yo. Kahit magkalayo tayo, matagal ka na nagtrabaho, sige, gawin mo gusto mo. Or, siguro para ipakitang pwede kang mag-concentrate. Dahil yan ang pangako mo, walang gagambala sa'yo. Parang ganun, ano? Or, isa pang naisip ko doon, baka naman, yun ang pinakamagandang lugar na natagpuan nila. But you know what? Yun ang kagandahan. If you begin to research and find out more, you'll begin to discover. Ito pala ay bahagi ng plano ni Laban. Talaga napakatuso eh. Bakit? Gusto niya malayo para walang pagkakataon itong si Jacob na kumuha ng kahit isa man lang doon na may batik. See? Inilayo niya ng todo-todo. So wala siya talagang pagkukunan. But again, hindi pa tapos ang Diyos kay Jacob. Now, dito niyo makikita from a seemingly impossible situation because of his faith in God, God will begin to show yung kaya niyang gawin. At ganun sa buhay natin eh. May mga pagkakataong kailangan, dalhin tayo ng Panginoon doon sa sitwasyon na alam mong humanly impossible. Why? Because nothing is impossible with God. Eh kung puro na lang lahat ng kaya natin, eh di sino mabibigyan ng papuri? Sino mabibigyan ng pat on the back? Eh di tayo, kaya naman pala eh. But if it is impossible, remember bakit kailangan padatingin ng Diyos si Abraham and Sarah at the age of 190? Imposible na mga anak. Because God is a God of the impossible. And you know what? The Lord began to remind me, oo nga, no? Kahit saang bagay, subukan mo na magpagal, pero kapag ginawa mo sa sarili mong lakas, pwedeng walang mauuwi lahat yan eh. Amen? Ang dali, di ba? Pag hindi tayo naging, in fact, kung binalikan natin yung nagpakilala ang Diyos kay Jacob, yung una nating binasa, at pagkatapos ng sabihin ng Panginoon, ako ay sasama sa iyo. You know what? Nangako si Jacob, sabi niya, Panginoon, kung sasamahan niyo po ako, hindi niyo ako pababayaan, ibabalik ko sa inyo. Kaya pala yung ating offering is a sign of faith. Pag dumarating tayo sa panong walang-wala ka na, ito na lang ang last money mo, pero naisip mong dapat sa Panginoon to eh. In fact, dapat una nga eh. No? Kaya alam, may mga pagkakatong sa dami ng bills, lumalabas na lahat, and yet you find yourself, paano na kami sa susunod? Eh hindi ba yun nga ang point? Kailangan nating makitang kumikilos ang Diyos and God is so able. How many times na pinatunayan niya na yan, di ba? Pero subukan mong i-hoard. Subukan mong kamkamin. Napakadaling mawala. Yung pinagtrabaho mo for a long time, isa lang ang magkasakit. Napakalaki, di ba? I mean, God can work in different ways. And so, ang point is, dito pinakita ng Diyos that God is able to help Jacob in a very impossible situation. Sabi nga ni John Gill, ayon daw sa Jewish writers, yung mga iniwan kay Jacob, ang mga matatanda at yung mga mahihina at yung mga sakitin at hindi na pwedeng manganak na mga tupa. Parang namang kawawang kondisyon, ano? Yung pinaka-itsapwera na eh, yun ang iniwan sa kanya eh. But again, God would show. Nabaliktad ng sitwasyon. Alam nyo. You know what? Pagpunta natin sa Genesis 37, alam na ni Jacob ang kanyang gagawin. Napag-isipan niya na to at marahil kaya siya bold enough to take that decision, inireveal na sa kanya ng Panginoon what to do. Sabi noon, pagkatapos na
Nagkahiwalay na sila. Jacob took him rods of green poplar, verse 37, and of the hazel and chestnut tree, and peeled white streaks in them, and made the white appear which was in the rods. So kung may imagine nyo, pagka binalatan nyo, di ba lumalabas yung puti? Ganun ang ginawa niya. Merong pagkakahiwa-hiwala eh. And remember, during that time, may paniniwala sila, lalo na sa, kahit sa mga hayop, na kung ano yung nakikita niyan, siguro pagkapanganak, merong makukuhang traits. Kaya sabi doon sa 38, and he set the rods which he had peeled before the flocks on the gutters in the watering troughs when the flocks came to drink, that they should conceive when they came to drink. Eh, may pinagkaiba ba doon sa paglilihi? Yung iba ginagamit na verse na yun, ha? We don't know. We can't explain. Sabi nila, scientifically, walang scientific explanation. Totoo naman eh. Because God is the one bringing those traits. Sa mga, sabi nga, pag pinag-aaralan sa science, alam niyo bang Jacob became the first genetic engineer? Tawag natin geneticist. Yung mga genes. Bakit? Sabi nga natin, di ba? Pagka merong katangian yung parents, somehow may nakukuha yung anak. At least sa isa man lang. Ano ba? So, paano mangyari yun? Wala. Walang pagkukunan. Puro puti. So, he said that. At ang Diyos na nag-bless, somehow hindi maipaliwanag. Paano biglang lumitaw because of that? Again, because of God's working. At alam niyo pangyayari, nabaliktad. Lahat ng mga malalakas napunta kay Jacob, lahat ng mahina napunta kay Laban. At dumami ng dumami, pinadami ng Panginoon. In fact, meron nga daw play on words kasi the name Laban means white. Kaya nung binanggit dyan yung poplar and white, parang inuulit. It's a play on words. Inuulit ngayon, birang patama sa kanya. Sige nga, tingnan mo ang iyong mga devices, mag-work ba yan? Kung ang Diyos ang iyong kalaban. Diba? Again, if God be for us, who can be against us? So, God prospered Jacob. Sabi dito sa verse 43, and the man increased exceedingly and had much cattle and maid servants and men servants and camels and asses. Wow. Na-recognize ni Jacob lahat ito galing sa Diyos. Sa Diyos siya nagtiwala, ang Diyos ang nagkaloob eh. And you know, ginamit din ng Panginoon yun dahil nga nagkaroon na ng pagkakaalitan at inggitan, dumami na yung kanyang alaga, nainggit yung mga anak ni Laban, sabi ng Panginoon, bumalik ka na sa lupain ng iyong mga panahon na. Imagine, bagamat nagsimula si Jacob na hindi maganda sa kanyang ginawa, tumaka siya, pero dun niya pala masusumpungan ng Diyos at ang pagkilos ng Panginoon at sa kanyang pagbabalik sa kanyang lupain, he was a changed man. Marami nang ginawa ang Diyos. Di ba? Ganun din sa atin, ano? Marami man tayong pagdaan ng experiences through the years, pero salamat, hindi pa nga tapos ang Diyos. At alam niya kung paano tayo babaguhin in different ways. Nasaan ba yung puso natin? Attached ba tayo sa maraming bagay? Tao? Mga pangyayari? O tinuturuan tayo ng Diyos, sa Kanya tayo maglean, sa Kanya tayo umasa. Hindi perfect nang naging buhay ni Jacob, alam natin. Pero yun ang naging simula para maging totoo sa Kanya na he would become really Israel, a prince with God. Diba? Kaya, totoo yun eh, for Christians, still, the best is yet to come. Kung iaalay natin sa Diyos yung lahat, yung buhay natin, hindi masasayang yun. Yung ating resources na sa Kanya naman nagbula, and let them be the one to bless us in our efforts. Kaya ng Diyos. Whether it be hindi ayon sa standard ng tao o ng mundo, but if it is pleasing to God, alam natin, yun ang tumatagal. At hindi ba napakasarap through the years, nagpapakilala ang Diyos, lalo na sa bansang Israel, di ba? And even pag nakikita natin sa Bible, He is the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob.
yung maikabitay sa pangalan ng Diyos, wala nang masahalaga pa dun eh. Diba? And so to be called as sons of God, behold what manner of love the Father hath given to us that we should be called the sons of God. Wala nang pinaka higit pa dun. So may the Lord just encourage us, no matter what we're doing, if we're doing the will of God, alam natin ito yung gusto ng Panginoon, rest assured, God is able to bless us in our efforts. Pero ang nakakatakot, if we're doing it on our own, just like si Laban, gaano man tayo kagaling, gaano man tayo katuso, gaano man tayo kamaparaan, pero kapag wala ang Diyos dyan, it will always fail. Nasaan ka doon, kaibigan? May the Lord encourage you, and sana meron pinabalala ang Panginoon sa atin sa gabing ito.